Welcome po sa channel ko. Ngayon po ang ituturo ko yung release at saka pag-renew ng IP address. Ang model ng router natin ay TP-Link Wireless N Router WR840N. Minsan po nakaka-experience tayo na yung may tatlong indicator siya na ilaw. So yung gitna, yun yung indicator na merong internet. Minsan po okay yung yung ilaw, naka-green. Kasi yung pag wala siyang internet, naka-yellow siya or yung parang orange. Ngayon po, minsan umiilaw yun pero walang internet. So, kailangan po natin i-renew yung IP address. So, ituturo ko din po yung pagpalit ng password sa wireless. So minsan po kasi itong router na to, gusto natin extend yung yung internet connection. Minsan hindi na abot lahat nung router na galing sa ISP. So kailangan natin mag-extend. Halimbawa, pwede natin ding i-share natin sa kapitbahay natin o sa kabilang kwarto. Gumagamit tayo ng router. So, simulan na natin yung tutorial. Kailangan po pala, ganito yung setup ng ng computer nyo. Nakakonek yung computer or laptop dun sa port na kulay yellow. Kahit saan po dun. Apat na port po yun. So, yung gagawin natin, yun nga yung problema natin. Umiilaw siya, yung router, pero walang internet. Umiilaw yung yung gitna, yung naka-green siya. Kasi pagka walang yung ang ilaw niya ay orange or yung parang yellow. Walang internet 'yon. So yung normal na na indicator green. So pupunta tayo sa internet browser, kahit anong browser, Google Chrome, Firefox, at kahit ano. So dito tayo sa Google Chrome. I-type natin yung default IP address ng router. Depende po 'yon kung anong router yung gamit nyo, model nyo. Pero sa case po na to, tong TP-Link na to, ang default password ay 192.168.0.1. Then, ang default password po nitong router na to, itong TP-Link Wireless N Router WR840N ay admin small letter. Tapos login. Tapos, under nitong network, nandyan yung itong dynamic IP. Ito yung papuntang main router, yung galing sa ISP. So halos lahat po ng pang household na internet, dynamic IP yung ginagamit or DHCP. So ito po may IP address siya. Minsan po may IP address pero walang internet. So, kailangan po nating i-renew yung IP address. So, kiklik po natin yung release. Pag kinlik natin yung release, mawawalan po ng internet. Nakakulay orange yung yung router. So, pag tinest nyo, walang internet. So, ang next natin gagawin, i-renew natin yung IP address. Click natin yung renew. Antayin natin minsan mga 3 minutes, minsan tumatagal ng 5 minutes. Ayan, connecting. Antayin natin mag-green. So, ayan na po. Nakapag-renew na ng IP address. Mga ilang minutes din po yun.
Pero kanina, nag-test ako, minsan 1 minute lang, minsan 2 minutes, minsan 5 minutes, o minsan matagal. Pero mag-generate siya uli ng IP address. Nakikita nyo rito, pag may IP address na, try nyo na yan kung may internet. Retry natin to kanina. So, meron na uling internet. Ganun po yung gagawin. So, yung, eto naman po yung palit ng password. Under nung wireless, dito sa kabilang pane, ayan. Ito, merong, ito, wireless network name. Pwede nyong palitan yan kahit ano. TP-Link. Yan, lagay ko lang TP-Link. Save. Napalitan ko yung name ng wireless. Tapos, under ng wireless security, yan. Pwede mo lang palitan ng password. Na sample lang po, ASDFG 1234. Tapos i-save nyo. Yan, napalitan na po yung pangalan ng wireless tsaka yung password. Ayan po, madali lang po. Gumagamit tayo ng router para pag gusto nating i-share yung internet natin. Kasi meron pong binibigay yung ISP natin na modem router. Karaniwan po, nakaset na dun po yung wireless. So, kung gusto po natin na-extend yung connection natin ng medyo malayo, pwede natin i-share sa kapitbahay natin. Ang alam ko, mga around 50 meters yung kayang i-share yung internet gamit yung UTP cable. So, sana po may natutunan kayo sa tutorial na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na yan. At pakipindot na rin po yung bell button para ma-update kayo sa mga video na aking pang i-upload. Maraming salamat po. Thank you.